Ito na po yung may-ari ng cellphone na nawawala. Ano? Catholic University of the Philippines, University of Santo Tomas. Nasa harap kami ng art building. Yay! So, wala pa yung mga groupmates natin. Sino pang wala? Si Nails. Nails and... No, Erika, Erika. Erika, oh, Erika. Oh, Erika and si Bianca. Ano ba siya? Nasa... Bianca. We're gonna discuss about biotechnology. Pangalan mo sa biotechnology? Wala. So, dapat mag-aaral kami. Okay. So, di ba may challenge tayo? Oo, ano yung challenge? Ikaw, ano nga yung challenge natin? Yun ba yung 500 pesos na challenge? Huh? Well, pwede rin. Let's see. Hindi pa talaga namin alam. Oo, wala kaming ano, naka-conceptualize pa. So, we'll up you... We're gonna update you. Yes, we're gonna do. So, alam nyo ba kung bakit wala si Leila? Nandito na pala si Bianca, guys. Okay, game. Diba, kakapi lang namin. Tapos, naiwan niya. Kasi dinatawagan namin siya. Tapos biglang, lalaki yung sumagot sis! Akala namin boyfriend mo, Leila! Okay, basta update na lang ulit namin kayo. So, this is the field, guys. We're on the way to QPAV to get Leila's phone. Yeah. Thank you po! So, ito na po yung may-ari na cellphone na nawawala. Ano? Diyos ko! Sino naka-ano? Buti na lang kasi, tinawagan namin yung number mo, tapos nagulat ako. Lalaki yung sumagot. Sabi ko, hala, baka na sa dorm pa. Naiwan niya sa dorm yung phone niya. Ganon. We're complete! Okay, we're going to Bianca's dorm na. Minutes later. From what I've learned about industrial biotechnology within 5 minutes is that nag-use daw sila ng microorganisms and enzymes to produce goods for industry like chemical, agricultural, pharmaceutical, food. Tapos yung mga biotechnologists daw is nagpa-find sila ng mga alternative para yun, maka-produce sila ng biotech products. Yun, okay na. So ako naman, what I learned in the 5 minutes of studying is that the uses of biotechnology. Siyempre, marami namang uses yung biotechnology, pero
meron akong napiling dalawa. The first one is alcohol lick production kasi syempre since college na tayo, kahit na hindi naman lahat sa atin umiinom, pero yun yung nakita kong parang common talaga sa mga college students. Also, yung paggamit ng bioplastics. Syempre, every time na bumibili tayo ng mga pagkain, mga gamit, groceries, ganun, ginagamit natin yung plastics. That's why, yun yung napili ko. Since, for me, ma-apply talaga natin yun na, masasabi ko na yun yung gusto kong malaman nyo na use of biotechnology siya. Hi! So, I'm gonna tell you what I've learned in 5 minutes of studying biotechnology. So, biotechnology is the use of any living organism in any form or in any way for the convenience of life. Kaya nga biotechnology, diba? Bio, life, ngayon. Biotechnology has existed in two forms. First, traditional biotechnology. Ang isang common technology na ginagamit doon ay fermentation, which alam natin lahat na ginagamit sa production of yung mga ininom natin, like yung beer, Yakult, yon. Also, ginamit din yon dati sa production ng penicillin. Thank you, Louis Pasteur, yon. Also, sa modern biotechnology naman, usually ginagamit siya sa agricultural sector in order to produce pest-resistant and drought-resistant crops. Meron ding products na na-increase yung nutrient content, such as yung golden rice. Also, ginagamit siya generally to have an increase in production whilst lessening the costs and ayun, easier and efficient method. Another day, another kagandahan! So, sa 5 minutes na pinag-aralan ko yung biotechnology for industry, what struck me the most is that with the help of biotechnology, food will taste better and it will allow our bodies to have more nutrients and tastier foods. So, ang biotechnology helps in looking for any unwanted bacteria and viruses that may be found in our organic products. So, this will help in lowering the risk of any foodborne illnesses. So, thank you, biotechnology. So, hi guys! Ang natutunan ko sa 5 minutes na nag-aral kami about biotechnology for industry ay meron din palang risks na kasama ang biotechnology. And isa dito is, for example, ako may allergies ako sa chicken and biotechnology can't exactly determine or tanggalin yung risks ng allergens sa products na nagagawa nito. And isa pa, mahirap din i-monitor ang paggawa ng mga biotechnology products kasi maraming proseso yung nai-involve dito. So, yung monitoring talaga for toxicity, ganyan, yung mga risks talaga sa atin, hindi mahirap siyang gawin. So, ayun! So, ito na! Yan na. Yan na. Anong mga opinions nyo guys about biotechnology for industry? Ako for me, biotechnology for me affects us positively kasi mas masustansya na ang mga pagkain na kinakain natin because of biotechnology. Plus, mas fresh na yung kinakain natin kasi biotechnology helps slow down the growth of foods, allowing us to have fresher foods kasi di ba maraming nasayang sa groceries kasi hindi naman na everyday may bumibili naubos yung supply ng mga vegetables, so parang nalalapa na lang siya, so sayang ganun. Yun yung use ng biotechnology. Me too, I also agree with the use of biotechnology kasi nga gaya ng sinabi ni Nikki, it is used for food preservation. And in terms of the agricultural industry, yung biotechnology, it is helpful sa agricultural industry because biotechnology is used for the production of plants that are drought and pest resistant. And it is also used to amplify the production of products. Ayun. So for me, I think negative yung effect ng biotechnology dahil yung mga natural crops natin nade-destroy din na nalalagyan sila or meron silang mga chemicals na ginagamit. Tapos, hindi lang naman yung crops yung madedestroy doon, like
yung sinabi ni Nicky kanina, may mga nakakain natin yung mga fruits ganun as mas fresh na sila, pero how can we be so sure na hindi tayo na apektuhan nun? Para din, para sa akin din, I disagree din, pero I agree with ano with Bianca na may disadvantage din yung biotechnology sa industry. So para sa akin kasi mas magiging powerful yung mga big companies dahil sila lang yung mga may access tas may ganun, may money to ano, for biotechnology products. Tapos kawawa naman yung mga smaller companies. Processes na hindi alam ng ibang tao. And organic products naman, on the other hand, ito yung mga walang chemicals talaga whatsoever. Ang downside naman sa organic products ay mas mahal siya. So, parang mahirap talaga na bumili kung hindi mo talaga afford. Tapos, biotechnology pa, ang pro naman dito is yung since ano, parang mas item number one, synthetic rubber. 1, 2, 3, go! Ah! Ah! Oh my gosh! It's biotechnology! Yay! 1.1. Ako ata mapapahamak dito eh. Item number two, diapers. 1, 2, 3. Oh my god! Biotechnology! Yeah! Plastic containers. 1, 2, 3. Oh my god! It's biotechnology! Yeah! Yes! Wow, push it lang! Item number 4. Detergent. 1, 2, 3, go! Woo! It's biotechnology! Yes! Okay, item number 5, vitamin B2. 1, 2, 3, go! Okay, it's biotechnology. Yay! Yeah! Item number 6, carpets. 1, 2, 3, go! It's biotechnology! Yeah! Yeah! Manila! Yes! Yes! So, for the last one, textiles. 1, 2, 3, go! It's biotechnology! Yay! Okay, score! Final score! 5, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Yes! Dalawa tayo! Jack and Nicky! Oh my god! Pili na kayo ng...
side view. Ayoko! Babantay kay Ja para gawin ang kanyang dare. Saan? Here? Okay. Oo, parang nag-mobile legend. Oh, mobile legend. Dapat dalawa yun. Oo. Na-video ba yun? So, okay, na-video ba yun? So, ayun, for fun, naisipan namin na pumili kami ng isang dare at kaming lima gagawin namin yung dare na yun. Okay, Neo, please take over. So, sinong magbubunod? Sinong pwede? Joke lang? Iba naman, ikaw na dyan na. Sige ako na lang. Swerte ka, pinong. Hala! Magna-Naruto run kami! Magna-Naruto run kami! Oh my God! You know, I go on.